2 is presented by Cherry Mobile, the official mobile partner of Civil War. Pwede nga i-check ang kanilang Aqua S9 Max with Helio G90 keys sa cherrychop.com.ph. Kami mga kasama nyo for today, ang Seth is Chantel. And this is Daddy A. Ayaw iba yung pobis. Hindi pa nakikita ko iba yung pobis. Ay, pinag-usapan na kasi namin guys. Feeling ko dapat iba eh. Yung Fovius. Iba kasi kapag ka may Fovius yung lineup nung kalaban eh. Naasihan pa nga sa lane yun eh. Ang baliktad kasi yun eh. Ang baliktad nga totoo. So, ang pisa pa naman siyang i-burst. Pero once na nagkaroon siya ng item at once na naging mas mataas na yung HP niya because of the level, mahirap para maano. Pero yan, narinig tayo na Steam Wars guys. Mabuan na nila dito sa this game ang Fovius at saka yung Benedetta. Gusto nila lang game number 3. Yung Benedetta naman kasi kanina, ang gulo kasi ng Fovius eh, sa teamfight. So, libre naman in and out yung Benedetta. Kada patok niya, meron damage. Kaya ito na nga, winner-stick na ng Godfist Puncher, syempre. Yung ano ni Paukito. Si Madam Pau pala yun. Ayaw na ibigay ni Rencho Paquito dito kay Paukito, ang kanyang Paquito. Pero yeah, first thing, Wallace guys, may kita natin dito. Most probably, si D ang gagamit nito. The Popolin Koopa. So, feeling ko for the side of Steel Wallers, since meron silang PNK kahit hindi sila mag-Eudora, more on the burst or AoE. Yun, Eve ang kasalang kukuhanin for this game. Mayra Santos, by the way, siya lang naman po si Coach Patrick Viray. So, mga nagtatanong. Yes, si Coach Patrick. Ayun, shoutout ka pala kay Shippukato Nomodota. Uy, malakas po ba kayo mag-Dota? Kasi may Dota yung pangalan niya. Ay, sige nga, Dota, guys. Civil War Dota, si Lupon Civil War. Pwede nga i-check sa mismong page na Lupon Civil War. Sali kaya tayo doon, Daddy. Pwede naman, o. Kasi hindi ka magdodota, ikaw na lang. Si Direct Popeye yan, Dodota. Ayan, si Direct Popeye. Kasali si Direct Popeye sa Civil War natin. Oo. Tapos si Ronel, GA siya, or manager siya ng Salam Golems. Why? Simula, doon sila sa Dota, meron tayong Civil War ML, no? Oh, di ba? Di ba nga? Yan. So, ito guys, Godfist Pointers, this time, ang gagamitin ulit nila is the Hayabusa. Kaya nakita natin na Hayabusa side lane. So, this might be a core Hayabusa since meron na silang Paquito. Meron silang Paquito, hindi na pwedeng gawin tank si Paquito kasi meron na silang Kufra. So, feeling ko ang side lane dito ng Godfist Pointers, open pa si Lunox, by the way. Para dito sa side ng Godfist Punchers, pwede siyang direct counter against this Esmeralda. Kasi instant burst siya. Feeling ko, pwede din siya magkagura actually. Kagura side lane. Side ng Godfist Punchers. Sa side ng Godfist Punchers kasi pwede din siyang pang ano, yung payong niya. Sakto dun sa range nung pwede niya pang counter if ever. But as for Steel Warriors guys, sungit ang gamit ng kanyang Roger, nakita natin yan during the previous games of Steel Wallers dito sa ating laro. And Harley Lunox, early Harley, pero late game feeling ko mas maganda si Lunox. Pero tira natin, Marksman support Lunox. Your team is support Lunox. Tapos side lane Hayabusa siguro ulit kasi mahirap gawing side lane ang ano, gold lane si YSS. Naging weak lane. Siya yung rorotata ng rorotata ni Fever kasi may instant burst ang pangalit ng YSS. Bigay shoutouts nga pala kay Madam Ervic Degia. Madam Ervic Degia, shoutout sa'yo dyan. So yeah, Hayabusa side lane nga dito. Hayabusa gold lane for the side of Godfist Punchers. Para naman sa side dito ng Steel Wallers. Dalawa yung possible nila na maganda for the late game. Oh. Pero this is our team standings. Bursting Heart of... Siyempre, Matthew, 8 points. Abyssal Reaper, team ni Papsi Alden Richards, tsaka ni Guido at 7 points. Fantastic Shooters, kalaban na Bursting Heart of, by the way, at 3 points. Steel Wallers at 3 points. Fierce Blade Seekers at 2 points. Blazing Thieves, 1. And Godfist Punchers... If ever manalo sila dito, this is gonna be their first win. So, ito na tayo guys sa ating game number 2 ng ating Simur ML Season 2 presented by Cherry Mobile on their blue side. Yan ang Godfist Punchers. We have Oyster Sauce para sa kanyang Paquito. Myra Santos on the Kufra. Driven Gems on the YSS. Godsent para sa kanya Hayabusa. And CPH4 for the Lunox.
At sa side naman dito ng Steelwallers, D-Gems with his PNK Solushi. O si ate natin Dex, gagamit dito ng Eve Falling Star sa kanyang Esmeralda. At kalamutan naman niya si Oyster. So Sungit with the Roger at si King Gems naman dito using the Alice. Oo, so para sa side ng Steelwallers, ang ano dito crucial kung sino yung talagang iikutan nila. Kasi sa Hayabusa, malikot. Tapos si Pakito din, grabe yung knock up. Baka mamaya ma-knock up sila sa inalim ng Torre kung mayroong magdadive. Kasi nakita natin yan kanina na naka-pull off si Pakito ng kill sa ilalim ng Torre. Pero ganun ang pwesto dito ni, ano, ni Kupra actually. Kasi nabibigay siya ng vision for the side of Godfist Punchers. Pwede nila, pwede nga i-contest or pwede siya manggulo doon sa sahabay mga players nila. Pero nung madedelay yung, nadelay yung Lunox niya sa clean na minion wave. Yun lang, no? Medyo tumatanaw pa nga si Coach Patrick Biray. Pero let's see. Hinabol ka siya ng aso rito ni D. Kung kanina, ano, no, Pokito, ngayon naman, Esmeling, no? Esmeling, oo, oh, galing ha, galing ha. Esmeling naman siya yun, tama, tama. So, ang ganda lang, ano dito, variety for Steelwallers, kasi pinakita nila for this series na possible sila magkaroon ng changes in terms of the rules. So, ano dito si Falling Star, pero delikado nila si Oyster. Sauce, nandito nga yung plus 1 coming from Sungit. Gusto nga nila kumuha ng first blood pero hindi ganun kadali patayin si Renzo Pacquiao, mga kaibigan on the bottom side. Pero ano ha, medyo malakas si Falling Star sa laning stage, no? Oo. Kumaga, ano, nakikita natin na kaya niyang i-outfarm. Kaya niya. Kaya niya. Kaya niya mag-outfarm ng mga kalay niya. So, ang ganda ng pinapakita rin Falling Star. Nice dodge kay Sungit kasi nga lang. Oh, sungalang on point ang talon ni Coach Patrick Biray. The 1-2 combination of CPH4 and Myra Santos bringing down Sungit. Pero si Eve, yun nga lang, may dalang pabatok nga si Ate Dexy. May tabla yung ating score on board. Nakalimutan yata ni Myra Santos or ni Coach Patrick Biray na nandun pala yung ano nila, yung base build. Kasi gusto pang kuhari si Resolution kala yata na yung mag-verse nila pwede that. But anyways, 1-2 is our score. Lamang pa rin dito ang Steelwallers in terms of the goal. May kita natin later in terms of the turtle objective. So far, Godfist Punchers, same gameplay as to our game number 1. Very aggressive in terms of the objectives. Kapag meron lang kayang patayin, doon lang papatay. And ang ano dito, excited tayo sa matchup ng Roger and YSS later sa ating late or mid to late game since pares naman ang core. Oo, yun. No? Makikita natin kung sino mas magaling, mas maggamit rito ng core na alam naman natin na heavy scaling din pagdating sa late game. Pero merong rotation going to the bottom side. Gusto ko lagang nilang bigyan dito si Renzo, mga kaibigan. Oh, si James nandito. Pero magustuhan, na-upskill nga pa. Wala, wala ang minion wave for Steelwallers. Mahirap i-dive if ever kasi may knock-upskill nga dito yung nakatakot eh. Sa Punchers or si Oyster of the team. Pero dito si Solushi kanina pag gustong kuhanin ni Burno ka. Okay, here comes the real world manipulation. CPH4, inabot nga siya doon. Nakakuha siya ni Dexy, 2-0 for the Eve. Mukhang next target is Coach Patrick Biray. Naisalya pa nga yung dalawa. Ahabol pa nga rito si Sungit. Nag-transform into the world world. Inabot ng kalmot-kalimot ni Sungit. Oo, inabot ng kalmot-kalimot for that. 4-1 is our score. Same story on our game number 1. Grabe! Dragon si Falling, kamuntikan, turn around kill, Falling Star! Falling Star! Falling Star moon sa mukha ni Kuya Green, mga kaibigan on the bottom side. Ay, sipin mo ha, dalawa iniilagan niya doon. Iniilagan niya yung damage coming from the Pakito para di siya mamatay. So, was doon sa may Mountain Shocker. Oh, grabe! Kaya pala yung pinili dito dati ni Pau kasi Falling Star ang kanyang IGN. Oh. Falling Star moon, sakto nga naman, pero nakakagulit yung performance dito ni Madam Falling kasi hindi biro pro player yung kanyang katapat. Walang tinamaan yung Falling Star moon connecting to none. 2 vs 3, inahabol si Myra Santos, sinasin ni Falling, pero nag-human form si Sungit, mga kaibigan. Let's go! Ang ganda ultimation coming from the one and only Coach Patrick Biray. Falling Star tatakbo, Falling Star tatakbo. Tira natin. Okay, Falling Star is pero the tandem, the DS tandem din sa may bottom lane natin. Looking forward sa kanilang team fight later on. But Falling Star, that is the enchanted talisman. Nag-mountain shocker din si Dragon Gems. Alam nyo dito kung nasa alata, kung saan mang gagaling ang mga players na Steelwallers if ever na magpo-contest on that jungle. So 3-5 is our score, guys. Yes, naman si Steelwallers in terms of the team fight or sa team kills, pero naman si Godfist Punchers in terms of the gold. Very minimal lang naman, pero take note for Godfist and Steelwallers, malalakas yung mga nasa side lane nila.
Ayun, ang nakakatakot doon eh, no? Bakit, may scaling din naman sa side dito ng Steel Wallers. Kaso nga lang, parang in terms of teamfight, parang may kalamangan yung Godfist Punchers kung nagsama-sama. Inabot dito si Godsend. So, inibigyan na dito ni Godsend yung Torres sa may top lane. Ito pala kanagandaan that day sa lineup ng ng Steel Wallers. Pagdating sa late game, super late game, namang dito yung Steel Wallers. Ayun lang. Namatay si Patrick Geray, namatay rin si Falling Star muna. Ang ganda kasi ng rotation siguro ng CPH mo. Meron plus 1 coming from the Luna. Eto na yung Mountain Shocker, binigay sa gitna. Gusto ko kuhaya ng Steel Wallers yung tower here in the middle side. Godsend papasok. Auto-kill sila na lahat ng mga kaibigan. Solo damage na kinuha nga niya habang dito sa gitna. Tinan natin, nandun yung Brilliance. Hinahabol si Lushi against 3 heroes. Shotgun credits for Godsend. Double kill para sa kanya. Oh my G. Actually, first sungit on that time, yung kanyang pagkakaalis, sayang kung nasaktan sana nandun siya sa mga kakampi niya. Doon sa may bush kanina, possible pa sana nahati yung damage ng Shadow Kill. Madali may makikita natin for the side of Godfist Punchers, sira nila yung Torres sa may middle lane. Tapos 5 seconds, mayroon tayong turtle objective. Feeling ko, for Steel Wallers, tingnan nga natin yung item ng kanilang Alice or even the Esmeralda. So far, Esmeralda and Shattered Talisman, kulang pa sa farm. For the Hayabusa, that is almost 5k gold. If ever na makuha pa nila dito yung turtle, mas malaki palalo ang kanyang damage na ibibigay. Grabe naman yung Godsend, no? Tumatalon sa 5 kaso namatay nga lang siya. Kaso nga lang na-pick up niya si Sungit. Grabe. Fair trade naman. Oh, binalikan talaga eh, no? Oo. Sabi niya, uy, teka lang, akala mo, ligtas ka na, porque tapos na yung shadow kill. Hindi, babalik tayo dun sa, ano, sa quad shadow natin para normal hitin kita. But anyways, normalin kita. Godfist Punchers will secure that turtle objective. Sa mga nagtatanong po ko ng gamit na hero ni Coach Patrick Biray, siya po ang may gamit ng ating Ufra. IGN is Myra Santos na, paano ba itong ano na to? Paano ba pag gagawin? Ano bang best description sa ganyang klase ng emoticon? Para nagpapalambing. Yun na. Speaking of Patrick Biray, nandun yung Tyrant's Rage Revenge from the mga IPGan. While on the top side, grabe naman yun, laging off-cam kill na nandun sa CPH4, no? Mainam yung rotation dito ni CPH4. And good thing for CPH4, guys, grabe siya magbigay ng vision. Speaking of vision, very advanced. Gusto yata ang kuhanin dito si Solushi. Inaabot nga siya ng Tegas Assault. CA, mga kaibigan. Pero Draven Gems, si makakuha ng kill with the Yusen Shin. Again, nandun na naman yung participation of CPH4. Grabe yung support sa katang rin. Grabe siya magbigay. Grabe yung magbigay ng vision, no? Tsaka if ever, kaya nila pumatay na silang dalawa lang. Oo. May farm dito yung kanilang core. Uy! Kamuntikan na! Makapag-sex si Coach Patrick, kaso kinulang. Pero si King James nag-aabang doon sa may likod. Na-pick up nga niya yung Kufra. Inactivate dito yung Blood Oath. Let's see, Falling Star. Kumunek nga rito kay Renz yung mga kaibigan. Pero ang unat, nabigyan nga si Kuwedi. Bagsak na nga rin si Sungit. Unstoppable para kay Renz. Napaliko pa nga rin si Falling Star, driven with a double kill sa kanyang Yusen Shin. Mukhang tower might be next, pero wala pang minion wave option out here on the top side. Grabe, The Adwang Steel. At saka maganda dito yung Fever, pag nag-double crowd control yung side ng Godfist Punchers. Yung knock-off-strike dito ni Renzo, tsaka yung bouncing ball, kahit Tyrant's Rage nga lang dito ni Kufra, malaking bagay na agad for Godfist Punchers. Mid-year turret ay masiran dito for Godfist Punchers. Again, ang alahati na po, almost kalahati rather, yung kalamangan ng Godfist Punchers in terms of the hero kills. So, ibig sabihin, naging efficient yung rotation dito ng Lunox for Godfist Punchers. Kasi, gaya na sinabi na Daddy A kanina, lahat mang napupuntahan ng Lunox, automatic parang off-cam kill para sa side ng Godfist. So, ang daming vision, may Mountain Shocker pa nga pala. Yung Godfist Punchers. Which is nakaka-capitalize naman nila. Pero pinakabayad na bayad doon yung rotation na talaga ni CJ. Ayun na. Lord of the Day can hear by Godfist Punchers. Pwede tapusin. Pero since we are heading on to our mid game, most probably mag-scale up na damage dito na Steel Wallers later on because of that Esmeralda and ang kanilang Alice pick. So tinan natin kung pagdating sa teamfight, pag nasakto yung mga skills na dito, possible makakuha sila dito ng kill or possible wipeout din for the side of Godfist Punchers. Di ba nga natin nakikita yung symphony of skills ng side ng Steel Wallers? Mm-hmm. Kasi ang lakad ng makeup nung side ng Godfist Punchers. Ang ganda rin yung... Uy, munti ko na naman!
Grabe, from behind sa mala basketball sana yung play ni ano ni Coach Patrick Bilay natin doon, literal na ma-alley-oop play pa, nag-i-alley-oop play, sure ka ba kung anong ibig sabihin na trailer marching in all time with the blade. This might be the last team fight, guys. Kina na ito pa na depend sana Steel Wallets. Oh, ito naman, nilapag nga ni Texi Diaz yung kanyang real-world manipulation. Pero, merong Winter Traction, ginamit nga rin ito. Kasi Kuya King James, pero Ares still will fall down. Matakbo na nga lang dito si Sungit into the wolf form. Godsend will go in. Basag yung inhibitor na mag-depend nila yung Lord. Kaso... No, medyo nasiraan pa rin ng Tori. I think for Steel Wallace, medyo maaga yung gusto nila nga pag-depensa doon. Hindi nakasabay-sabay yung mga players or yung ultimates ng ating mga damage sustain for Steel Wallace. Kasi kung unang pumasok lang was si Alice or si King James. Grabe! Pinagpawata ng ano ng sagot dito ni CPH for guys. CPH for guys, ang kapatid ni Chuck mo, which is si Bornok. Hindi po Buknoy, Bornok po yan. Si Bornok, mga kaibigan, CPH4, yung kanyang pangalan. Immortality, meron naman dito si Myra Santos sa coach Patrick Beray. Gusto nga siyang gawin ng PNK, pero matunot na eh. Oo. Tsaka grabe rin kasi ano, si coach Patrick Beray, pasok kung pasok. Pasok kung pasok. May opportunity, may matamaan ng wala. Ang importante, mag-a-advance siya. Oo, diba? Beray mentality. Beray mentality, kung sinong pwedeng makita, in na yan agad. Oh, meron po ako si Coach Patrick Biray, Cospo. Cospo. Siyempre, nanditang ka. Focus ka lang, kailangan mag-set up ng plate. Talon ka kapag ka, pwede kang tumalon. Pero ito, for the side of Godfist Punches, wow, 10k gold for this YSS, Wild Summer, plus the Endless Battle. Ayun naman. O, diba? Ang ganda na face check niya kasi. Possible kasi. Coach exactly. Patrick Biray, ang kanyang face check, automatic instant setup. Oo, yun. Kapag nakita, wala, delegates eh. Alam na natin ito nag-aantay yung yakap nga niya. Pero merong wrap around. Ito na naman si Coach Patrick Biray with the conceal jumping in the face of three. Hindi ba nasalya, pero nandoon yung setup. Nandoon yung damage coming from CBH4. Naantay lang nila yung Winter Truncheon na kahit na yata itong isang alley. Nasusundan pa nga siya rito pa rin, mga ipigan. Railboard manipulation nandoon. Mukhang mamatay yata si Renzo, pero dehin pala. Nakapinabot yung Falling Star. Godson getting the kill. Naku po, Sulushi running low. Wala na pwede mag-defend sa base. Nandun yung minions, kailangan din ang patayin. Pero another minion wave going into the base. Shutdown kay Dexy, napatay si CPA. Shadow kill. Nabati nga ni Ate Shanti. Here comes the shadow kill, pero double kill for Dexy. Pero yung base. Nasira yung base. And for our series win, congratulations, Godfist Punches. Grabe yung laro na yun. Ah, masyadi ang ganda, no? Kumpara nung last time na nagdaro sila. No? Parang antindi na ang chemistry ngayon. Oo, iba yung chemistry lang ngayon. Feeling ko maganda.